Hello, mga face math! Hi, Grade 3 kiddos! Pang-week number 5 na natin sa quarter na ito. Kamusta na ang pagsasagot ninyo sa module? Samahan po ninyo ulit ako sa pagtalakay sa ating aralin ngayon, ha? At ito ay mga sully running routine at non-routine gamit ang area ng parisukat at area ng parihaba. At syempre, request ko ulit na huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa channel ko. Yun eh kung hindi pa kita subscriber. At click din ang notification bell para sa next video. Thank you! Simula natin sa halimbawa number 1. Ang kwaderno ay may sukat na 20 cm haba at 15 cm lapat. Anong area ng kwaderno? Tingnan muna natin ang larawan bago natin sagutin ang tanong na kung ano ang area ng kwaderno. Mayroon tayong kwaderno o notebook. Parang nakakamiss magsulat sa notebook, no? At ito ay may sukat na 20 cm haba o yung tinatawag nating length at 15 cm lapad o yung tinatawag nating width. Ano kaya ang hugis ng kwaderno? Tara! Sagutan na natin yung sumusunod na tanong. Magsimula tayo sa tanong number 1. Ano ang hugis ng kwaderno? Ang sagot, ang hugis ng kwaderno ay parihaba. Ikalawa, ano ang ginamit na unit para sa sukat ng kwaderno? Ang sagot, sentimetro o cm ang ginamit na unit. 20 cm o 20 cm at 15 cm o 15 cm ang sukat ng kwaderno. Ikatlo, paano mahahanap ang area ng kwaderno? Upang mahanap ang area ng kwaderno, gamitin natin ang formula ng area ng parihaba. At ito ay area ng parihaba equals length times width o haba times lapad. Kaya kung isosolve natin, area equals 20 cm times 15 cm. 20 times 15 ay 300. cm times cm ay square centimeters. Kaya ang area ay 300 square centimeters. Ang area ng kwaderno ay 300 square centimeters. Punta naman tayo sa halimbawa number 2. Ang mesa ay may sukat na 2 metro bawat gilid. Ano ang area ng mesa? Lagyan natin ng 2 metro ang bawat gilid ng mesa. Tingnan at suriin natin ang bawat gilid nito. Dapat pare-parehas ang sukat. Sa palagay ninyo, ano ang hugis ng mesa? Tara, sagutan natin ang mga sumusunod na tanong. Simula natin sa tanong number 1. Ano ang hugis ng mesa? Kung ito ay pantay-pantay, ang sagot, ang hugis ng mesa ay parisukat. Ano ang sukat at ginamit na unit para sa mesa? Sagot, 2 metro bawat gilid. Ang unit ay metro. Ikatlo, paano mahahanap ang area ng mesa? Upang makuha ang area ng mesa, gamitin natin ang formula ng area ng parisukat. At ito ay area ng parisukat equals side times side o pwede din natin gamitin ang S squared. Area equals 2 meters times 2 meters. 2 times 2, 4 meter times meter ay meter squares. Kaya ang area ay 4 square meters. Ang area ng parisukat ay, o ng mesa ay 4 square meters. At yan, natapos na natin yung 2 halimbawa. Subukan naman natin sagutan ang mga gawain. Simula natin sa gawain sa pagkatuto bilang isa.
Gumuhit ng angkop na ilustrasyon upang makatulong sa pagsasagot at lutasin ang suliranin. Number 1, si tatay ay bumili ng sobring parihaba para sa takdang arilin ng kaniyang anak na si Digoy. Kung ang sobre ay may sukat na 17 na sentimetrong haba at 10 sentimetrong lapad, ano ang area nito? Tingnan ang larawan ng sobre. 17 sentimetrong haba, ilagay natin ng 17 cm, ito yung length. At 10 cm, ito yung sentimetrong lapad, ibig sabihin, ito ang width. Para makuha ang area, area equals length times width. Formula ng area ng parihaba. Area equals 17 cm times 10 cm. Area equals 170 square centimeters. Ang area ng sobre ay 170 square centimeters. Ikalawa, ang mesa ay may sukat na 40 cm bawat gilid. Ano ang area ng mesa? Kung bawat gilid ay 40 cm, gamitin natin ang formula ng area ng parisukat. Area equals side times side. Area equals 40 cm times 40 cm. Area equals 1,600 square centimeters. At ang area ng mesa ay 1,600 square centimeters. Ikatlo, hanapin ang area ng bahaging may kulay. Tingnan at suriin muna natin ang larawan at ang bahaging may kulay upang makuha at masolve natin ang area ng may kulay. Kailangan munang isolve natin ang buong parihaba. Tapos, ibawas natin ang area ng walang kulay o hindi kulay berde. Kaya, ang gagamitin natin ay area ng parihaba minus area ng parihabang walang kulay. Ang length ng parihaba ay 16 cm at ang width ay 10 cm minus 8 cm ang length ng walang kulay at 5 cm ang width. Ang sagot ay 16 cm times 10 cm ay 160 square centimeters minus 8 cm times 5 cm 40 square centimeters. Area ng may kulay ay 120 square centimeters. Sagutan naman natin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Lutasin ang sumusunod na suliranin. Kumuhit ng ilustrasyon na makakatulong sa iyo. Number 1. Ano ang lapad ng swimming pool kung ang area nito ay 100 square meters at ang haba ay 20 meters? Kung ang haba o length ay 20 meters, nawawala ang width nito o lapad. Given na ang area na 100 square meters, kaya kung gagamitin natin ang formula na area equals length times width, magkakaroon tayo ng 100 square meters equals 20 meters times width. At upang makuha ito, ang 100 square meters ay i-divide natin sa 20 meters equals width. Ang sagot ay 5 meters equals width. 100 square meter divided by 20 meters, ang sagot ay 5 meters. At ito ang katumbas ng width. Sunod naman, number 2. Anong area ng papel kung ang sukat ay 12 cm at 6 cm? 12 cm ay length at 6 cm ay width.
Gamit ang formula ng area ng parihaba na area equals length times width, area equals 12 cm times 6 cm, area equals 72 square centimeters. Kaya ang area ng papel ay 72 square centimeters. Ikatlo, ang area ng isang parihabang kalsada ay 584 square meters. Kung ang lapad nito ay 8 meters, ano ang haba nito? Tingnan natin ang parihabang kalsada. Walang ibinigay na sukat ng haba o length, pero merong width na 8 meters at area na 584 square meters. Upang makuha natin ang sukat ng haba, gamitin natin ang formula na area equals length times width. Given na ang area, 584 square meters equals length times 8 meters. Ang gawin natin, 584 square meters divided by 8 meters equals length. At ang magiging sagot ay 73 meters. Ang katumbas ng length ay 73 meters. Sunod, sagot na naman natin ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Pag-aralan ang iba't ibang figure, hanapin ang nawawalang haba, lapad at gilid para makuha ang area ng parihaba. Tingnan natin ang parihaba, ito ay binubuo ng maliliit na figures na may iba't ibang sukat at kulay. May apat na figures sa ating parihaba. Simula na natin hanapin at sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Magsimula tayo sa number 1, area ng figure number 1. Para makuha, gamitin natin ang formula na length times width. At ang length ng figure number 1 ay 7 cm times width na 6 cm. Tingnan ulit natin ang figure number 1, kulay beige ito. Makikita na may width ito na 6 cm at walang length. Saan natin nakuha yung 7 cm? Dahil kasing haba ito ng figure number 3 na may length na 7 cm, kaya 7 cm ang ginamit nating length ng figure number 1. Kaya kapag pinag-multiply natin ang 7 cm times 6 cm, ang area ay 42 square centimeters. Ang area ng figure number 1 ay 42 square centimeters. Hanapin naman natin ang area ng figure number 2. Tingnan ulit natin ang parihaba. May kulay violet ang figure number 2. Kung may sukat na 4 cm ang length nito, ang width ay 6 cm. Paano nakuha ang 6 cm? Pinagbasihan ko yung figure number 1. Kasing lapad ito ng figure number 2, kaya kung 6 cm sa kaliwa ng figure number 1 ay ang width nito, kaparehas ito ng width ng figure number 2. Kaya gamit ang area ng rectangle o parihaba, area equals length times width, magkakaroon tayo ng area equals 4 cm times 6 cm. Area equals 24 square centimeters. At ang area ng figure number 2 ay 24 square centimeters. Sunod naman, number 3. Hanapin natin ang figure number 3 o ang area ng figure number 3. Tingnan ulit natin ang ating figure. At ang figure number 3 ay yung red ang kulay. May length ito na 7 cm. Ngunit walang width. Para makuha natin ang width, ang pagbabasihan natin ay ang kabuuang 8 cm na width sa kanan ng buong figure at yung 6 cm sa figure 1.
Kung ang buong width ay 8 cm, i-subtract natin ang 6 cm, ang matitira ay 2 cm. Kaya ang width ng figure number 3 ay 2 cm. Gamit ang formula ng area ng rectangle na area equals length times width, isulat natin ang length na 7 cm times 2 cm. Area equals 14 square centimeters. Ang area ng figure number 3 ay 14 square centimeters. Isolve natin ang area ng figure number 4. Ito yung kulay blue. Walang nakalagay na sukat ng length at width. At para makuha ito, gamitin natin ang length ng figure number 2. Dahil kasing haba ito ng figure number 2. Kaya ang length natin ay 4 cm. Tapos ang width nito ay kasukat ng figure number 3. Oops! Walang nakasulat sa figure 3. Ganun pa din ang gagawin natin. Yung buong 8 cm, bawasan natin ng 6 cm. Ang sagot ay 2 cm. Ang width ng figure number 4 ay 2 cm. Gamit ang formula ng area ng parihaba na length times width, 4 cm times 2 cm. Area equals 8 square centimeters. Ang area ng figure number 4 ay 8 square centimeters. Kalima, aling figure ang may pinakamalaking area? Sagot, figure number 1 o figure 1. Ika-anim, ano ang kabuuang area ng nasa larawan? Para makuha ang sagot, area equals length times width. Area equals 11 cm times 8 cm. Paano nakuha yung 11 cm? Ini-add ang length ng figure number 3 na 7 cm sa length ng figure number 2 na 4 cm. 7 cm plus 4 cm ay 11 cm. Kaya ang length ng buong figure ay 11 centimeters, tapos ang width ay 8 centimeters. Kaya area equals 88 square centimeters. Ang kabuuang area ng larawan ay 88 square centimeters. Ikapito. Kung ang area ng figure 2, 3, at 4 ay pagsasamahin, ito ba ay kapareho ng area ng figure number 1 o figure 1? Ipaliwanag. Area ng figure 1 ay 42 square centimeters. Area ng figure number 2 plus 3 plus 4 ay 24 square centimeters plus 14 square centimeters plus 8 square centimeters ay 46 square centimeters. Hindi kapareho. Dahil ang pinagsama-samang area ng figure 2, 3, at 4 ay 46 square centimeters. Mas malaki ito sa area ng figure 1. At yan, nakatapos ulit tayo ng isang video, mga ka-FaceMath. Sana ay makatulong ito sa iyong pag-aaral. Maraming salamat sa panonood. Sa susunod na video ulit ha. Hanggang sa muli.